Welcome back mga ka-ADD, ka-Avery. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon po, meron po rito na pares na nakatatlong clutch na. Hindi pa rin nagpe-peptil ang kanilang mga itlog. Total, ito pong buwan na to, nagpaitang panahon, ito po yung buwan ng pagkukondisyon ng mga ibon. Dito po natin pinagpapahinga para sa mga outdoor lang po to, ha. Sa mga indoor, wala namang problema sa kanila dahil hindi po nakakaranas ng init ang kanilang mga ivory o ibunan. Dahil sa outdoor tayo, ito ang panahon na pinagpapahinga natin ang ating mga breeder. Pero sa akin, ang kaso na sa akin ay tatlong clutch na. Hindi pa rin nagpe-peptil ang kanilang mga itlog. Ito po ang ginawa ko. Okay mga ka-ADD, ka-Avery. Itong hen na to, itong Parblue Opa Post-Pale Fallow, nakakatatlong clutch na ho to. Hindi pa ho nagpe-fertile ang kanyang mga itlog. Ginawa ko, biniya ko ho sa partner niya. Dito ho siya pinartner. Ayan. Ngayon, ilagay ko sila sa double cage para mag-band sila. At sila ho ang gagawin kong pare. Ito rin ho, yung green pale palo na ho na yan, na visual. Yan ho. Yan. A partner din po niyan, hindi rin po magpe-fertile ang kanyang itlog. Hindi rin magpe-fertile. Kaya biniyak-biyak ko, ginawa ko, sila ho pinag-partner ko. Kasi baka hindi ho compatible ang kanilang pamilya. Kaya ito lang ho ginawa ko. Yan, sila pinag-partner ko. Ayan. Ganun din po eh, kaysa maghihintay ho tayo ng mag-perti lang kanilang itlog, matagal pa. Ibal na ako magtagal dito, pero at least sinubukan ko to na sila pag-partner rin. Ito naman yung kanilang mga partner, papakita ko sa inyo. Oh, ito po. Ito po yung kanilang mga partner. Yung kanina pinakita ko, hen and cock yun. Yung visual doon, yung green pale palo na cock. Ito ang dating partner niya. Yang move U-wing, double factor U-wing na hen. Hindi ho sila hindi ho ma-pertil ang itlog nila. Ngayon po, yung isa naman, ito yung kapartner. Blue, cobalt blue, opa, split pale palo. Ayan po. Ngayon po, pinag-partil ko ng partner. Baka magbabakasakali tayo dito mag-fertile na po yung kanilang itlog. Nilagay ko rin huto sa double cage. Ayan. Pero magkalayo. Yung una kong
Yung una kong pinaris, nandun po sa may isang, sa labas, nasa labas yung aviary, ito naman ay nasa loob. Para hindi ho sila magkarinigan at magpartner ho sila. Kasi kung magkakarinigan din po, eh medyo matagal ho bago tayo makapagpartner. Bago sila magband. Kaya ito hiniwalay ko, nilagay ko sa loob. Sa loob yung aviary na to, yung isa na sa labas. Ayan ho. Eh sayang kasi ang panahon kung ipipilit ko na mag-fertile lang kanilang mga itlog kahit hindi naman pe-fertile kaya pinagbiyak-biyak ko na. Ayan, hiwa-hiwalay. May tatlong pares akong inilagay pero isa kasi nagbabakasakali pa ako mag-fertile yung itlog. Hindi ko pa ho binibiyak sa kapartner niya. Ayan po. Ito po ang paraan ko para hindi ho masayang ibon ang ating mga alagang ibon kaysa ibenta. Ganyan ho, magpapakasakali ho muna tayo sa ganitong paraan na bibiyakin ho natin, ipapartner natin sa ibang pares na hindi rin magkaitlog. Ngayon ho, kung hindi talaga sila magkakaitlog, nagpartner ho to at nagpartner din yung kabila at hindi talaga magkakaitlog, eh may diferensya na ho yung ibon. Doon na ho natin malalaman na may diferensya ng ating ibon. Ayan. Ayan, ganyan lang po ang pamaraan ko para kung meron din po kayong mga ibon na ganito na ilang clutch na eh hindi pa rin nagpe-fertile yung itlog, biyakin nyo na ho at ipartner nyo na ho sa iba na hindi na ho tayo nahihirapan. Kasi ang hirap po. Hintay ho tayo ng hintay tapos eh hindi naman magpe-fertile na naman. Baka hindi ho compatible ang kanilang similya. Okay, ayan po mga KDB. Ayun po, sana po mga KDB, K-Berry, may natutunan po kayo sa aking munting vlog na ganito. Ito po ay idea lang po para kung meron tayong mga ibon na ganito, eh at least magagawa na natin ang paraan ng solusyon. Ayan po, hanggang dito na lang po muna tayo. At sana po, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, at subscribe. At pakipindol na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod kong video. Yun, maraming salamat po sa inyo. At God bless po. God bless.